Bukod po sa Eiffel Tower at River Seine, must visit din syempre sa Paris, France, ang pinakasikat na museum doon, ang Louvre Museum. Diyan naman tayo ipapasyal ng kasama natin si Connie Season. Connie, handa na kaming ma-meet si Mona Lisa. Kita ko yung video mo, ha? Yes, oo nga. Sa Louvre, mula dito sa Paris, France muli. Alam mo, napakaganda, no? Talagang pagka ikaw ay nakapunta doon minsan, eh parang gusto mo ulit siyang balikan dahil sa lawak nito. Napakalawak, 14 kilometers nga daw, sabi nila ang kailangan lakarin, ano, ganun siya kalawak. At syempre marami pang art pieces na talagang kailangan busisiin kung ikaw isang art enthusiast, sabi nga nila. At kabilang na dyan, nabanggit mo, ang pinakasikat na residente ng Louvre Museum, syempre si Mona Lisa. Kaya naman tignan ho natin ang loob at syempre yung lahat ng makikita ho natin na architectural pieces na loob ng Louvre Museum. Panoorin po natin ito. Kung para sa iba, boring ang pagbisita sa mga museum, dito sa Paris, in na in yan. Ang pinakasikat na museo dito, ang Louvre Museum. Talagang pinipilahan ho ito ng mga art enthusiasts. No? Nakita natin, ano, mula dulong-dulo, ito na ho yung mga may reservation. Ha? Yung mga wala, nandun pa sa kabilang entrance. Pero ganito kalawak at karami ho ang talagang mga grupo, pamilya na bumibisita dito. Ang kanilang security check din ay napakatindi. No? Kahit na sabihin na natin na meron na tayong permit na prior na nakuha para makapasok, dadaan pa rin po sa matinding scrutiny ang bawat isa sa mga gustong pumasok sa tinagurian na isa sa pinaka-prestihiyosong art museum sa mundo. Entrada pa lang ng museo, nakakamanghana. Ang Louvre ang world's largest art museum. Binibisita raw ito ng tinatayang 8 milyong turista taon-taon. Naglalaman lang naman kasi ito ng 35,000 art pieces mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naririto na tayo sa loob ng Musée du Louvre. At nakita natin na dito pa lamang nakakamanghana sa dami ng napakagagandang paintings. Ano? Ito ay mga art pieces na very rare, of course, dahil sa mga matagal ng panahon na na-preserve ito. Siyempre, ang una kong gustong muling makita, ang pinakasikat na residente ng Louvre, ang Mona Lisa. Likha ng Italian master na si Leonardo da Vinci. Nang manakaw ito noong 1911 at muling maibalik, pag-amin ng nagnakaw, dapat daw ay sa isang Italian museum ito nakadisplay. Pero kahit itinuturing na superstar ng mga painting ang Mona Lisa, may mga nagtataas pa rin ng kilay. Bakit daw si Mona Lisa walang kilay? Bukod sa kanyang mysterious smile, syempre sumikat ang painting ni Leonardo da Vinci na si Mona Lisa. Dahil na rin daw sa pinagtatalunan ng ilan sa mga art enthusiasts kung bakit wala itong kilay. Ano? May mga nagsasabi na noong mga panahon na yon, talagang nagpa-plak sila ng kilay para mas maganda. Yun ang tingin nila dati. Yung iba naman sinasabi, hindi ito natapos ni Leonardo da Vinci, kaya ito'y walang kilay. Pero ano man ang nakikita natin ngayon, talagang nakakamangha, yan na siya sa ating harapan ngayon mismo. Si Mona Lisa, nakikipagtagisan sa pagbiti sa akin. Ha? Ang iba pang sikat na work of art dito sa Louvre Museum, binisita ko rin. Ang Winged Victory of Samothrace, estatwa ng isang diyosa na di pa natatagpuan ang ulo at ibang parte ng katawan. Ang Michelangelo's Dying Slave. Ang Venus de Milo. Ang Raft of Medusa. At kung ano-ano pang paintings at sculptures. Maging ang mga mahalagang bagay mula sa Egypt at Babylonia. And the list goes on and on and on. Para doon sa mga talagang gustong libutin ang buong Louvre, eh kailangan nyo talaga na maglaan ng araw. No? Sabi nga, kung talagang gusto mo talagang makita, pag-aralan, talagang sipatin lahat ng sulok ng bawat painting na naririto, pati na rin ng mga sculptures and other art artifacts. Ito nga ang dapat natin ginagawa daw, 7 days at least, no? At least. Pero kung talagang gusto mo pa na mas matagal dyan, eh talagang kailangan mo maglaan ng panahon. Sulit naman ang pagod. Bukod sa magagandang work of art na makikita rito, ang dami pang matututunan tungkol sa iba't ibang kultura ng mundo. Au revoir! Ayan, Rhea, mga Mars, nakita nyo na. Siyempre, at muli nating babalik-balikan yan kasi sabi nga, hindi naman posibleng matapos mo yan talaga sa loob ng isang araw kung ikaw ay isang art enthusiast. Balik muna sa inyo dyan. Cons, magkano ba entrance para makapasyal dyan sa Louvre?
Well, 9 euro sa Rhea ang regular entrance fee, no? Ito ay katumbas ng almost 600 pesos sa atin. Pero kapag after 6 p.m. ka na, pumasok doon ay may discount na ito na 6 euros o parang almost 400 pesos. Pero of course dito naman sa Paris na ay ginagawa nilang package siyang lahat, no? Kasama syempre itong Louvre bilang pinakasikat nga itong museum sa buong mundo. So yung mga hotels nag offer sila ng mga express tickets, ano, kasama na yung Louvre at saka may Paris Pass ka pa